Kilang kontrabida? Siya ay maskulado, maitim. Siya ay maraming mga pinanggalingan ng tagyawat. Chickenpox? Yes. Oo. So, malaki ang boses. Ang lalaki ng mga ipin. Tapos, sabi nung direktor, hindi ho pwedeng maraming tao dito sa kwarto kasi maliit lang yung set. So, yung camera nasa labas ng pinto. Yung uncle ko, kinailangan lumabas. Naku, hindi na ako kailangan Boy Umarte. Takot na takot talaga ho kayo. Lalapit pa lang siya sa akin. Nagsisisigaw ako, kumontik nang pumasok sa eksena yung uncle ko. Kaya, naku, ang galing ko daw. Ang galing ko daw na artista. Maraming salamat, Marvin Matfield. Very realistic. So, balitaan yun. Pinag-usapan yun. Doon sa studio. Sabi, ite-testing natin. Paartihin natin ang boksingera role. Kasi, hindi unknown to me, meron pala silang nilaunch na in search of who will portray the role of boksingera. Because that was tailor-made for by Alicia. Mars Ravelo for Alicia Berhel. Right. But unfortunately, her contract expired. She couldn't do the movie. She didn't want to do the movie. So, nagkaroon sila ng search, no? Okay. Oo. So, yun. Nagkaroon na naman ng screen test. Another para day. Naman sa boksingera. Para sa boksingera naman. Mga okay. Pero kahit na kinas nila ako doon, I was not convincing enough. Imagine, it was tailor-made for somebody known to be an action star. That's right. Na female. Counterpart naman ng isang action star dun sa kabilang studio. And napaka-nene ko. I was 14 years old, going on 15. Ang partner ko si Luis Gonzalez, who is known and to be a favorite of partner of Gloria Romero. Kinabahan sila nung natapos na yung pelikula. But Dolphy and Panchito were there too. Alright. In-inject nila, ginawa nilang comedy ang ibang eksena. Tapos, nung napanood nilang Rashes, naku, hindi natin ito pwedeng ipalabas ng ganito. Kailangan ipakilala muna natin siya. Kung sino siya. So, inintroduce ako sa Miss Tilapia with Romeo Vasquez. Unfortunately, when Boksingera daw was shown, they had to put a daw. Because I was not convincing. It was a big flop. It was a big flop? Yes. Because I was a miscast. Okay. So it took several movies for them to discover kung saan ako magugustuhan ng tao. Right. One of them is Kulang sa Pito. With Eddie Arenas as my romantic lead. But ang star... si Dolphy and Panchito. Doon nila nakita yung hulma. Doon nila nakita. So that started my career in a series of entertaining movies. I was assigned to do more of the entertaining movies. Tibang nag-uusap tayo, ang dami nating nasako. I don't know if this is proper, but kailan po naramdaman ninyo na kayo ang reyna? Because to us, you are. Oh, to me, you are. Salamat. Really. It doesn't have to come from you. Ako naman yung nangingilabot. But, you know, when was that? Was that a title given to you? And next question, when did you feel, yes, I worked hard, and yes, I have arrived, and yes, I have a crown that I deserve? Well, tungkol dun sa pagiging reyna, boy, honestly, hindi namin siniseryoso yun. Kami nila Gloria, nila Amalia, hindi namin siniseryoso yun. Kasi, yan ay titulo, karangalan na binibigay kapag ikaw ay naging box office, nagkasunod-sunod ang mga box office hits mo. Yung mga success naman ng mga pelikulang yan, hindi lang naman sa iisang tao lang. It's the entire project. Hindi lang yung mga artista, tulong-tulong yan. Kahit naman gaano kagaling ng artista, kung pangit ang istorya, pangit ang pagkakadirek, walang promotion,
maaaring hindi rin maging box office. Right. So, maybe it is the fact na you are a crowd's favorite. Mahal ka ng tao. Yun lang. Meron naman silang mamahali na iba pagdating ng araw. When I started in the movies, when I signed my contract, I was called aside by my producer, Dr. Perez. Ang sabi sa akin ni Dr. Perez, Iha, ibibuild up ka namin para maging artista, pero dapat magtulungan tayo. Susunod ka kung ano yung dapat mong gawin para maging successful ka sa iyong career, which is a lot of public relations. Yes. Public relations was given much emphasis by Dr. Perez. Kailangan maging maganda ang pag-uugali mo, hindi lang sa mga kasamahan mo sa trabaho, kung hindi, marunong kang magbigay kung merong hihiling ng autograph mo, kahit gaano ka kapagod, merong gustong mag-post kasama mo. Mga bagay na kinakailangan para sumikat ang isang personality sa kanyang profesyon. Ang pakikitungo mo sa mga tao ay mahalagang mahalaga. Pero, let me caution you, he said, ang pagiging artista ay may umpisa at may katapusan. He said that. Sikat na artista. Fame is temporary. But the real you remains. Yung word of wisdom ni Dr. Perez na yon ay nanatili sa akin. Marahil hindi lang sa akin, kila Gloria rin, kila Amalia, sa aming lahat, na temporary lang lahat ito. Right. Ang kasikatan, temporary lang ito. Ngayon, para matandaan ka ng tao, yung tunay mong pagkatao, ang alagaan. Ang mahalaga. Tita Susan, one day, all of us will be at the pearly gates and God is there. God is there waiting for you. What do you think God will tell you? I hope he will say, you did your job well. I'm sure he will. I'm sure he will. Tita Susan, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Nagbalik-alaala tayo ng pabaliktad. Bilang huling salita, sinasabi ko po ito kay Manay Itsumaseda. Sinasabi kong, kasi alam nila na ako'y tagahanga ni Nora Onon. Sabi ko, Manay, long before Ate Guy, I was, will always be a Susan Rosas fan. Oh. Maraming salamat. Totoo po yan. Maraming salamat. Salamat. Boy. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin. At tagahanga mo rin ako. Maraming salamat sa Tita Susan. Thank you. And to you out there, thank you for taking this journey with me. I am Boy Abunda, and I will see you again inside.